Salamat. Kagabi ka pa matamlay, ate. Pansin ko nga, bakit ba malungkot ang beshi ko? Hoy! Habali. Ano ba? Hindi nyo ba narinig yung sinabi ni Nay Alma? Iuwi niya na raw si Elio sa Cebu. Ibig sabihin ito. Malalayo na si Black Rider sa ating binibining marikit. Tumigil kayo ah. Baka maipakita ko talaga sa inyo na hindi laging pampahaba ng buhay ang pansit. Ate, relax ka nga lang. Alam mo, isinuong mo na yung gera na yan sa Isla Alakdan para lang kay Elias. Tapos, ayaw ka ba matatakot para sa nararamdaman mo? Tama. Munti ka na kayo mapatay doon. Diba? Ate, maiksi lang ang buhay. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tama sila, ate. Kasi, alam mo, kung nandito si tatay, naku, sigurado ako sasabihin nun, sundin mo yung sinisigaw ng puso mo. Tama. Tsaka, wala ka nang ibang hanapin kay Kuelia sa ate Bane. Sa kanya na yata lahat eh. Korak. Gwapo. Mapagmahal sa pamilya. At higit sa lahat, ilalaban ka ng patayan. Kung kaya ko lang maging ganyan para sa babaeng minamahal ko, ako naman lilido eh. Oh, ay. Sino siya dyan? Ibait naman si Benji, ate. Ay, huwag na nga kayo mag-ago ng moment. Moment to ng ate Banimo. Walang nagmo-moment dito. Walang moment-moment. Bahala na nga kayo dyan. Kayo na kaya magtuloy nito? Anong gagawin dito? Ate. Itsado mo. It dami, itsado. Yes. Bane. Dito din pala kayo. Nga pala, Bane, magpapaalam lang sana ako. Kasi alis kami ng nanay. Sige, saan kayo pupunta? Dadalawin saan namin yung mag-inok sa sementeryo. Ang tunay na magkaibigan, nagkakaintindihan sa isang tinginan. Isa na namang puso ang nailibing ng buhay. Magtatawa o maiiyak.